Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Marubdob na panalalangin na magkakaroon ng kasaganahan na maayos na kalusugan at iba yung pag-unlad sa lahat ng mga Pilipino. Ito ang mensahe ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Sa kanyang mensahe sa pagsalubong ng Lunar New Year, nananawagan ng Pangulo sa lahat na palaganapin ang pagkakaisa at malasakit. Nagpahayag din ng pag-asa ang Chief Executive na magkaroon ng mas maraming oportunidad para sa lahat at maging instrumento ng kapayapaan, pagkakaisa at pagiging matulungin. Samantala, dahil sa pandemya ay kinansila at pinagbawal ang lahat ng pampublikong selebrasyon sa pagsalubong sa Chinese New Year. Target ng pamahalaan na mapabakunahan ang tinatayang nasa 15 milyong kabataan na nasa edad 5 hanggang 11. Kaugnay nito sa pag-arangkada ng pediatric vaccination sa naturang age group simula sa Biyernes, February 4. Sinabi ni Dr. Ted Herbosa ng National Task Force Against COVID-19, prioridad ang vaccination drive ang mga kabataan na may comorbidities. Ang pagbabakuna ay gagawin sa 6 na lugar sa Metro Manila na kinabibilangan ng Philippine Heart Center, Philippine Children's Medical Center, National Children's Hospital, Manila Zoo, SM North EDSA, Phil Oil Gym sa San Juan City. Sinagip ng militar ang sugatang miyembro ng New People's Army matapos voluntaryong sumuko sa Tivoli, South Cotabato. Kinilala ng 11th Special Forces Company ang sumuko na si Ricky Lumbay alias Jerry na kasama sa kanyang mga nakasagupa sa Barangay Tudok noong nakaraang linggo. Kwento ni alias Jerry, iniwan siya ng mga kasamaang makaraang mapilayan matapos tumalon sa isang bangin habang tinutugis ng mga sundalo. Humingi umano siya ng tulong sa taong bayan para sumuko. Isinuko rin ni alias Jerry ang kanyang baril na isang caliber 5.56 M16A1 carbine rifle. Para sa Kidlat News Update, AJ Ignacio nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagtutok ng balita.